3, 2, 1. Okay, it's my off day today. There's the camera. I just woke up. Oh, actually, I've been up like 2 hours ago, but so lazy to get up. So today I'm just going to stay at home, maybe do my laundry and get lazy. But I ordered from Food Panda, from old street Bak Kuh Teh. So okay, let's eat. Okay. I don't know what's this one. I think it's I ordered Bak Kuh Teh. So it's a pork rib soup, and it says it has rice, onion rice, and what's this? It's sweet. So sa Pinas, ang tawag namin dito, taho. Pero, wala siyang sagot. Pero matamis siya. So I think that's for dessert. And ito yung nilagang version ng Filipino food. Pero ano siya? Buto-buto. No, ribs. Pork ribs. Tapos, meron lang siyang bawang. Bawang. Pero masarap siya. And I have sauce. Is there sauce? And chopstick. Let's eat. Itadakimasu. Sobrang lambot niya na matanggal mo siya agad-agad sa buto. Walang gulay. Actually, kung bibili ka nito, pwede mo siyang i-improvise. Like, pwede mo siyang lagyan ng pechay, or patatas, or cabbage. Then, ang labas niya ay nilagang buto-buto na siya.
Ito yung madalas kong kainin pag minsan sobrang gutom na gutom na gutom na gutom. Okay. Parang kung feeling mo magkakasakit ka, yung mga tipong ganun. Kapag naulan sa Singapore, ito yung the best kainin. May bawang sila. Tapos ito, sa Pinas, ito yung version nila ng taho. Pero yung sa atin, ang gamit is carnival. Ito clear sugar syrup lang siya. Pero wala siyang sabor. Pero the same na yung taste niya. Halos para dessert ata yan. This one, this whole meal cost me $15. Actually, $11.88 lang siya. So, meron siyang service charge, I think, na 98 cents. Tsaka $3 delivery charge. Normally, meron silang $12. $12 to $15 depends on the restaurant. The minimum order para makapag-deliver. Tapos, ito charge ka nila ng $3. So, okay na rin. Walang drinks.